Kamusta mga kabardi? Bagong video na naman tayo. At ngayon, pag-usapan natin kung ano-ano ba mga pwedeng ipakain sa mga ibon natin. So guys, ano ba ang mga pwedeng ipakain sa mga ibon natin? Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Nika Ella Quijada, Nick Manggasang TV, Jumel Senday Diego, John Michael Nola, Machu Valdivia, Totoy Guy, Edmond, Dave Raimundo, Prince Osem Shit, kay JFS Elviari, John Arcel Vicente, Jimmy Aragon. Yeah, shoutout sa inyo. So, ano ba mga pwedeng ipakain sa ibon natin? Siyempre, nandyan na yung mga bird seeds. Gaya ng sunflower, black sunflower. Pero guys, itong seeds na to, hindi ata kayang kainin ng budgies at parakit natin. Lalo na sa peaches. Kasi medyo malaki. Pero meron din naman akong nakikitang yung nag-aalaga nga ng parakit na pinapakain nga nila na ito. May halong sunflower. Pero hindi ko alam kung nakakain nga. Kasi sa akin, yung sa budgies ko, pinapakain ko ng mixed seed, syempre may halong sunflower yun. Tapos nakikita ko palaging natitira yung sunflower dun sa lagyanan ng pagkain nila. So, naisip ko baka nga hindi nakakain, hindi nila kayang kainin. So, yun. Hindi ko na nilalagyan ng sunflower. Pero dun sa mga African lovebirds, pati sa kakatin, okay yan. Kayang-kaya nilang kainin yan, yung mga sunflower, pati yung black sunflower, pwede sa kanila yan. Then next tayo, white millet. Pwede na sa mga small birds natin, gaya ng budgies, parakeet, finches. Tsaka red millet at spray millet, yan, pwede na yan. Tapos, canary seeds. Yan guys, pwede na sa kanila. So ito yung mga seeds na pwede sa mga ibon natin. Gaya ng African lovebirds, cattail, budgies, parakeet, finches. Then sunod, sa prutas. Fruits. Ano ba mga pwedeng ipakain na prutas sa ibon natin? So una, apple. Yan, pwede sa kanila yan. Kaso, bago nyo ipakain yung apple, kailangan tanggalin nyo muna yung buto. Kasi lason sa kanila yan, toxic. Kailangan, bago nyo ipakain, walang buto yung apple. Then sunod, saging. Yan, pwede sa kanila. Then, berries. Like strawberries. Yan, okay yan. Then, pwede rin papaya at melon. Pwede sa kanila yan. Then sunod tayo, gulay, veggies. So yes, ito marami-rami to. Syempre una, nandyan na yung pechay. Yan, malunggay. Okay yan. Carrots. Pwede yan. Parsley. Sweet corn. Broccoli. Pwede yan. Tapos pipino. Pwede yan. Then, alam ko marami pang iba eh. So, ito lang kasi yung nalalaman ko. Pati sa fruit, marami rin. Ito lang nalalaman ko. Pero sa fruit pala, bawal sa kanila yung avocado. Kasi, lason. Yan, na-research ko yan. Bawal nga na pakainin yung ibon na avocado. Toxic. Tapos, yung ibang kinakain, hard-boiled egg. Yan. Nilagang itlog. Yan. Pwede yan sa kanila kasi calcium din yan.
pati yung shell ng itlog, yan, turugin nyo lang, pwede yan. Then, yung palaging nasa loob ng kulungan, kailangan meron nito, cattle bone, o kaya mineral block. Tapos guys, meron din silang sinasabi na ano, yung kulasiman. Ito daw yung nagpapa-L sa mga ibon. Pero ako, hindi ko pa nasusubukan yun eh. Hindi ko pa nabibigyan yung mga ibon kung gano'n. Pero nababasa ko lang na pwede nga daw para mga mag-meet yung ano, yung ibon natin. So, yun, siguro sa susunod na video, ano, pag nakahanap ako ng kulasiman, papakita ko sa inyo kung ano ang itsura. So guys, ayun na, ito yun na yung pwedeng ipakain natin sa mga ibon natin. Bird seed, fruits, veggies. Kasi ito yung para sa akin lang, kaalaman ko lang. Kasi alam ko marami pang iba na pwede. So, tsaka ano ha, bago pala kayo magpakain ng ibon, kunyari prutas, o kaya gulay, kailangan i-research nyo muna kung pwede nga yung prutas na ganito sa ibon, kaya yung gulay na ganito, yung tahon na ganito. Kasi baka madedo yung ibon yun na hindi pala pwede sa ibon natin. So, ingat-ingat lang mga kabirdie. So guys, dito na lang. Maraming salamat sa mga nagsasubscribe. Sana parami tayo ng parami. Tuloy-tuloy, ang dami natin. Tapos, kaya ito, tuloy-tuloy pa rin ang video ko. So, yun na. Ano pa ba? So, wala na. Babush. Tell me pretty lies.